Ma'am, pa-explain po yung mga laging nasa choices na learning is an active process, discovery of meaning, collaborative process. Thank you po. Because of that, let's have ratio. So ito yung tinatanong ni ma'am. And let's answer this question. Teacher Nika stopped giving group work after she observed group members leave the work to group leaders. What is the specific principle of learning should urge Teacher Nika to revive and guide student on group activities? Kapag hindi naintindihan ang tanong, basahin ulit. At kung gusto ninyong gamitin ang sarili ninyong dialect, go for it. Dapat kasi maintindihan talaga. Okay, sinasabi dito sa question, si Teacher Nika daw ay in-stop niya na magbigay ng mga group work after niyang ma-observe dun sa mga groups na binibigay lang nila, umaasa lang sila dun sa mga group leader. And the question is, ano daw yung specific principle of learning that should urge Teacher Nika to revive and guide the students on group activities? Ano yung principle of learning na iaano kay Teacher Nika para i-revive magkaroon ng group activities ulit? Una tayo sa baba. Letter D, learning starts with clear expectations and outcomes. So, ang ibig sabihin ng letter D, kailangan daw ba ang learning is mag-umpisa siya sa clear expectation and outcomes. Kailangan alam ng mga estudyante, what is the objective for that day? Yung mga objective nila sa araw na yon. Yun ba yung kailangan ni Teacher Nika? Letter C, learning is an active process. Ibig sabihin naman nito, yung learning is dapat active ang mga estudyante mo. It means learning by doing. May ginagawa sila para matuto sila. Letter B, learning is a discovery of ideas. Ibig sabihin nito, yung mga student mo is may mga prior knowledge sila. They have the schema. Nuro to dun sa meaningful learning theory ni David Ausubel. And letter A is learning is a collaborative process. Ibig sabihin nito, dapat daw ang pag-aaral or yung natututunan nila or matututo sila through collaborative process. Ibig sabihin, kailangan mag-cooperate sila, magtulong-tulong sila, mag-collab sila. Kapag may ginagawa, dapat lahat ay nagpa-participate. So, what is your answer? Kapag nakuha mo ang tamang sagot, ibig sabihin, marunong ka na mag-intindi ng question at papasa ka na. The answer is letter A, learning is a collaborative process. Dahil di ba nga, ang problema niya dyan, is si teacher, in-stop niya yung pagbibigay ng group works. Dahil nakita niya na yung mga member ay inaasahan lang si leader. Pero hindi natin pwedeng tanggalin ang by group sa principle of learning. Again, the answer is letter A.